Pumapela ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa grupong piston na huwag ituloy ang kinakasang tatlong araw na jeepney strike sa November 20. Protesta nila ito laban sa traditional jeepney phase-out at jeepney modernization. Para sa update live na magbabalita si Mobile Journal Francis Orsho. Francis, saan ang mga apektadong ruta ng Tigil Pasada at ano yung paghahandang ginagawa ng LTFRB para dito? Max J, magandang hapon sa inyo. Ang concentration ng Tigil Pasada na pangungunahan nga nitong piston ayon sa LTFRB ay dito lamang sa Metro Manila. Pero posibleng umabot daw sa 12 ruta ng jeepney yung maaapektuhan ito. Pero kumpiyansa naman ang ahensya na handa sila sa bandang Tigil Pasada. Kabilang sa mga paghahanda nila ang pakikipag-ugnayan sa PNP para mapanatili ang peace and order. Nakikipag-ugnayan din ng LTFRB sa mga local government units para naman sa mga lugar na posibleng kulangin ang jeep at sinigurong magkakaroon ng libreng sakay sa mga pasahero. Pero sa ngayon, Pops J, umaapil nga ang LTFRB na huwag nang ituloy ng piston itong plano nilang jeepney strike dahil tanging mga pasahero lang naman daw ang maaagrabyado rito. Francis, tuloy-tuloy na ba ang jeepney modernization program at ilan ba ang consolidated na jeepneys? Angela, ayon nga sa LTFRB, pinaliwanag nila na hindi naman daw nga kailangan na makompleto agad yung requirements. Ay, eto nga, tuloy-tuloy yung programang jeepney modernization program ng gobyerno. Sa katunayan, higit sa kalahati ng araw ng mga rehistradong bumabiyahing traditional jeepney operators ang nakapag-file na ng consolidation. As of October 2023, katumbas ito ng mahigit 95,000 PUJ units. Ang target kasi ng ahensya sa PUJs para sa consolidation ay nasa 154,000. Francis, anong mangyayari kung hindi mag-file ng petisyon para sa consolidation and operator? Ang operator ng jeep hanggang December 31. Pops J, Angela, paliwanag ng LTFRB, hindi naman nga daw kailangan na makompleto agad ang requirements para sa consolidation. Ang kailangan lang daw gawin hanggang deadline ay mag-file ng petition for consolidation. Pero sinisiguro raw ng DOTR na kung sakaling hindi talaga makapag-file ng consolidation, ang mga operators kahit matapos na itong deadline, makakatakbo pa rin naman daw sila sa kanilang ruta. Yun nga lang, may condition o guidelines daw ang ahensya at kanila itong ilalabas sa January. Kasi technically, kapag tapos itong December 31 deadline, ay mapapaso na talaga yung prangkisa ng mga traditional jeepneys. Alright, maraming salamat Mobile Journal Francis Orsho. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.